What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys no, syempre sa ating panibagong video. So makikita nyo nandito tayo sa RC Garage, no? And nag-PM sa akin si Papi. Papakita niya sa atin guys no, yung kanilang napakasariwang LXI. So ikutin natin mamaya, pero papakita ko muna ibang mga kotse dito sa inyo. Kasi, yan naman to. Ito yung mga gusto ko guys, mga Euro. Ang titigas mga kahan ito eh. So papakita ko sa inyo guys no, simulan natin yung video. Guys no, so meron tayo dito. Papi, ano ba meron dito sa ano na to? Mercedes-Benz na 123 body. Restored na, kasi kinalas lang. Ito dapat yung kukunin ko, Paps. Kaso sabi ng tropa ko, so, mahirap daw yung pyesa. Masakit talaga sa ulo yan. Tsaka yung carb niya, mahirap rin maghanap ng jettings. Yung jettings ng carb niya, alam ko makakasilain ng ball pen. Tsaka konti na lang rin gumagawa ng Mercedes kasi naluma. Yung ano, Papi, no? Yung pagkalatag ng lata, no? Pero ang pinaka-special talaga dito, yung mileage, Papi, no? Ilan to? 31 pa lang yung tinakbo. Ayan, yung tinakbo. 31,000. Grabe, tsak, tingnan yung loob guys oh. Kasi kadalasan guys, no, yung mga nakikita kong mga ganito. Ano na, Pops, no? Parang lubog-lubog na, punit-punit. Yung sakit niya yung, nagyulundo na yung mga upuan. Oo, yung upuan, di ba? Ito, original to lahat, Pops. Walang ni-restore. Pinunas-punasan lang, kumbaga. Real ano European car. Mahilig sa mga ganito, Papi. O ano ka talaga? JDM boy. Toyota boy. Ito 1979 na nakakasiga. Mark 2. Ayun, all stock pero yung na-change engine na siya. Pero ito restored na ito. Nakatanggal lang yung head kasi yung oil cover kasi pinintura. Na 18RG na twin side tapos naka-Yamaha head. Yung Toyo Pet namin, kulay dilaw naman yun. Kasi dati mga old school, parang plain color lang. Kulay ng prutas. Oh, tama! Yung mga kulay ng old school dati. Pucha, malinis din! Ano to, beige no? Beige. Grabe. Ilang na sikaso kasi busy. Kumpara nyo guys yung interior ng modern days no? Kumpara dito, Pops no? May under tray pa to. Tapos, ang pinunta talaga natin dito sa garahe nila, Papi, is yung LXI doon. So, puntahan natin. Kung mahiligay sa mga kotse-kotse, ang pinapansin talaga yung mga VTI. Kasi mas upper level yun ng LXI. Pero papakita namin sa inyo yung LXI. So, tara. Okay, so parang normal na Honda lang to, Pops, no? Pero ito yung pinakasariwaan na nakita ko talaga. Kasi iba yung, sabi nga sa mga vlogs guys, iba yung sariwa sa sinariwa talaga. Tignan nyo naman yung gap, oh. Walang ginalaw dito. At saka yan, di pa nababuffing yan, anything na detailing. Di pa siya duman sa anything na detailing. So, lahat stock, ganun? Stock, Papi, ano ba, sa tingin mo, bakit mas gusto ng tao yung VTI? VTI kasi, mas maganda na rin yung loob. Tsaka yung halos lahat ng VTI, VTEC na rin. Ito kasi PH15, 1.5 ng VTEC pa. Kasi tingin nila sa LXI, mumurahin na din. As of now, medyo mababa na yung tayo sa market. Kaya yung iba, nag-switch sa VTI. Kasi yung iba, ginagawa rin SR body. So, ikutin natin to guys. Normal na Civic lang naman to. Pero, kasi may mga, ano to, Pops? Kasa markings, di ba? So, kung curious kayo, anong itsura ng LXI nung unang lumabas to? 96 to, Papi, no? So, papakita namin sa inyo. So, itong pintura na to is, ayun nga, sabi namin kanina, tignan nyo naman yung mga patina na ano guys. So, may mga fading pa yan. Kung Honda kasi manipis yung pintura, kaya ibang parts siya, lalo na yung mga kanto. Nagkumukupas katagalan. Ito, vanity plate siya na galing sa Honda Cars Makati. Ito, hindi namin to pinagawa eh. Na, nung nakuha namin siya sa previous owner, kanabit ako siya ng seat cover. Nakita ko siya sa ilalim. Tapos, tinanong ko yung detailer namin na nagtatrabaho sa Honda dati. Ayun daw yung talaga yung nakalagay sa display nila sa Honda Cars Makati. 95 to 96 Japanese car of the year. Labas pa lang kasi nakikita ko dito guys no, pero yung mga loob, interior hindi ko pa nakita and all. So ito buksan natin, tingnan natin. Ano, wala naman nagalaw sa mga kanin ha. Kwento sa amin ng previous owner, PMS lang ginawa. Ayan. Mm-hmm. Hindi niya mga custom markings niya sa ano. Tsaka ito, sa headlight, nandiyan lahat. Lahat nung ano, yung mga secondary niya, nandiyan yung headlight, yung custom markings. Ito, dyan pala. Grabe yun. Ba't ito? Ba't itong sticker niya sa hood nito? Ano to? Yung sticker niya sa hood. Ah, Honda no. Ba't itong mga to? Asan na yung nakita ko? Ayun na. Kasi wala talaga pa talagang nagalaw sa kanya. Parang sobrang bihira pa Papi makakita ng ganito kahit sabihin mong Civic siya no. Pero kasi guys, bihira kayo makakita ng low mileage talaga. Ang tinakbo nito is ilan? Magta 32,000 na. Kasi nakuha namin siya 31,000.
937, ginagamit-gamit. Ito ngayon kasi pinagasan ko eh. Pagbalik ko, hindi ko na napansin mag 32,000 na. Puputi ng mga ano. Ayan, ginawa ko lang naman dito. Normal lang din wash. As in, hindi talaga detail. Ito talaga literal na lata. So, curious kayo guys. Punta tayo sa bubong, papi. Kadalasan ang sakit, papi, ng mga Honda is bubulutang talaga, no? Manipis yung lata tsaka mga ano. As in yung pintura, manipis talaga kung per sa iba. Parehas lang ba ng LXI tsaka VTI? Naga mags o ganyan din? Ay, asa iba yung parang pabox na yata yung ganito. Ilang years na to? Mag-26. Pero feel ko kaya yan, papi, ng metal polish, no? Ito, gagamitan mo siya ng yung degreaser na puti, yung nagbabayalat, matatanggal or kahit rubbing. Actually, ito dapat ipapa-refurbish namin, sabi ko sa kuya ko, kung pag na-detail na yung buong labas. Kaso sabi niya kasi kung i-refurbish namin, bumuha na siyang restored, naya na namin ganyan. Tsaka itong gulong, Goodyear na Duraplus. Actually, lahat ng mga LXI, hindi ko lang alam kung pati BTI. Nilabas siya sa kasa, ganito yung gulong Goodyear na Duraplus. Pinagkaiba lang ito kasi palit na buong set. Ang pinagkaiba lang nila is yung tread, pero ito pa rin. So ito stock height to, yan. Stock height to. Bira ko makakita, papi, ng Civic na stock height. Alas lahat, naka-lowered na eh. Parang nakakapanibago, no? Tapos sa likod, punta tayo dito. Ay, papi, ang pinagkaiba pala ng LXI sa VTI, sa antenna, di ba? May antenna dito. Wala. Pag VTI, nandiyan ang antenna. Tapos ito yung conduction stickers niya para harap likod, brake pa, tsaka intact pa siya. Hindi na kami pinagawa yun, may co-casting na. Ito sa likod, stock na lang din pati yung sticker. Ikinapit ko lang itong vanity plate mo. Kasama talaga siya nung nakuha namin. Ito actually, okay, napalitan na itong board kasi pinalitan siya ng previous owner. Kasi naglalagay siya ng gamit sa gilid. Pag may kukunin siya sa ilalim, gusto niya ganito, kaya bumili siya aftermarket. Ah, okay. Pero yung gaya mag-alala yung orig niyang carpet. Andiyan ba? Yan, orig. Pati yung pulse niya, tsaka air warning device, tsaka jack. Yan, orig pa. Ganda na ito, oh. Papi, pati yung plate holder, oh. So ito from Makati talaga. Nineteen ninety-six, di ba? 96. U-plate. Ganito. Kailangan kayo makakita ng ganyan, guys. Yung iba kasi, papi, gusto racing-racing, yun, oh. May mga subwoofer na rin sa likod. Tayo, ano lang, all stock. Stock is good, no? Kami sa stock talaga. Yung nagka-performa ng kotse. Pares tayo ng specs, paps, no? Papi, pwede masilip yung loob. Tignan natin yung loob, guys. Sa ano ba, papi, sa VTI, same lang ng ano? Ang alam ko sa VTI, may armrest siya. Ah, ito ang wala, ayan. Baka saan dito, papi, yung mga orig-orig parts? Itong plastic, wala na yan, nilagay ko lang. Pero ito, orig yung plastic niya. Hindi yan namin nilagay. Ayun, walang tape, talagang naka... Ayoko nga, no? Ito yung ano, steering wheel, oh. Lagyan ko ng plastic kasi... Grabe to! Para ma-prevent din yung... Ito, brand new to, ah! 31,999. Nagsakto kasi pinagasan ko. Itong stereo, papi. Stock niyan itong ano, head unit. Nakakapanibago, paps, kasi digital na lahat niyan, eh, no? Yan, orig niya yan. Yung mga louvers, oh. Parang hindi nahawakan. Grabe ito talaga, oh. Kaya nilagyan ko ng plastic, eh. Baka mga mapagpag ko pa. Tapos ito yung ano. Yung malinis. Actually, papi, itong interior, hindi namin tinitin. O, pati dito, may markings din. Dyan pala, papi, sa mga pinto, may mga custom markings. Dyan, lahat ng pinto, alam ko lahat ng samay na ako. Ito rin, ito. Ayun, oh. Tignan nyo yun, oh. Tsaka ito pala, papi, yung seat cover niya, orig na galing kasa. Ay, ng release. Ayun, Honda Cars Makati. White na corduroy. So, yan, hindi pin namin pinagawa. Stock na talaga yan. Walang magsasabing ng... Kalokohan to, ha? Oh, nandiyan lahat ng proof, no? Tapos, papi, ano pala kwento nito? Paano nyo na-acquire? Nabili lang siya sa amin ng kakilala namin. Actually, ano to? Kinuha namin siya sa first owner, yung previous owner. Extra car nila to, ng family nila. Kaya ito, mababa yung bilang. Kumbaga, kung may emergency na walang magamit ng kotse, ito yung ginagamit nila. Tapos, ang may-ari na ito is matanda na babae. Nabigay niya to sa apo niya. Tapos, yung pinalaunan, binenta ng apo niya to buy isang
modelo ng kotse for convenience na din kasi. Pero ito, Papi, ano ang ano nyo dito? Plano nyo? For keeps to o pangbenta talaga? Pwede na pangbenta, basta yung sa presyo namin. Kumbaga, kasi yung dati namin ganito, nabili ng ganong presyo yung hindi naman labag sa loob. Pero kung hindi naman kasi siya mabenta dun sa presyo namin, okay lang kasi mas okay na rin maiwan. Pero kung na-operan din ng ganong presyo, pwede naman namin bibigay kasi dami kaming inaasikaso pa yung mga old school namin. Nagtataas naman talaga yung presyo naman din. Kaya yung iba nagtatago rin ng mga headsir lalo na sa yard. Alam ko, tumitingin ako dati sa market ng SR nung bata ako. Nasa 300 pa lang yung original SR. Ang ngayon, pinakamababa na sa market, alam ko, nasa 800 eh. Nakakatuwa lang guys, no? Nakakita tayo ng mga ganito. Kasi nakita mo rin, Papi, yung Corolla, no? Isa pa yun, no? Meron din kami naging ganun kulay puti. 57 tinakbo. Manuha naman siya ng taga-Baguio. Taga-Baguio din. Alis lahat ng mga pang-collection nakuha ng taga-Baguio. Ito, ginanamin nila na yung discus niya kasi kung nire-retouch namin, parang pinasariwa na lang talaga siya. Discus battle scars niya na yun kasi tandaan na rin ako ako. Malas eh. Yung molding kasi na yan, para yun sa banggaan, Pops, eh, no? Kaso ang tumama yung... Iniwasan yung molding eh. Pero okay lang, kasama yan, di ba? Di pa kasi siya nababating eh. Pero ito, kahit ang galing naman sa bating. Di pa kasi nadidetail yung asin. Wala pang ginagalaw dito. Nilinis ko lang yung makin. Ano gusto mo sabihin para sa mga ano natin, Honda boys natin dyan? Appreciate niya rin yung LX eh. Kasi hindi naman. Kumbaga, dito rin nagsimula yung Honda. Tsaka, yung iba gusto mas kargado na yung may mga formado. Kasi actually ito, yung iba parang may sinasabi about dito sa kotse na to. Okay lang naman kahit sabihin nyo. Kung baga, wala, mahirap na rin maghanap ng gantong kotse. Tsaka ayun guys, oh, intindihin nyo na kahit mataas yung presyo nito, hindi na kasi kayo makakita ng ganito, you know? Yung makakabili kayo, okay lang yun. Kung baga, understandable pa. Pero kapag maghahanap kayo, yun kasi mahirap na part, diba? Tsaka maganda naman kasi kahit LXI yan, sa makukuno yung 32 mileage, yung engine na to, batang-bata yan, di ba? Para sa Honda, isipin mo, nakaligtas na sa mga Honda boys, no? Approximate kasi ng mga Honda talaga pag dun sa year nila, kung daily ginagamit, nasa 150 to 200 na yung kilometers. O, sino gusto mo yung shoutout, Papi? Shoutout sa RC Garage page na. Ay, kung may gusto pala kayong mga unit, sedan, SUV, AUV, mga van, meron kami. Message nyo lang ako sa Facebook or sa page namin, RC Cars Garage PH. Tapos, shoutout sa mga tropa ko. At sa grupo sa motor, Tuti Marikino. Ano, buy and sell talaga kay Papi? Family nyo? Hindi, brother ko lang. Pero itong mga ganito kasi, collection yun. Collection ng mga old school. Ilang taong ka na, Papi? Kaka-18 ko lang. Kaka-18? Batong-batong. Kotse-kotse agad eh, no? Hindi, simula akong mamaling sa kotse, 15. Ano yun, first car ng kuya ko na rare. Karoon siya ng 3-door na Singket Cyborg. Mitsubishi na, yung Lancer na Singket. Doon kami nagsimula na ano. Umaling ito sa'yo, dami na pinagdaanan ng old school. Oh, so, ayun lang guys. So, sana na-enjoy yung video natin. Last look, sara natin. Para makita. Sa mga, may mga nanonood kasi sa atin, mga taga, ano eh, Baguio eh. Ganyan yan. Nila yan, pag RC Garage, yung mga kumuha sa akin. Oh, yun. Sana na-enjoy yung video natin ito guys. At, appreciate nyo yung sariwa, pagkasariwa ng mga kotse. Sobrang bira kayo makakita nito. And, kita-kita tayo susunod na video. Peace out.